Magandang panahon sa inyong lahat. Malakas ba ang boses natin, Ma'am Guia? Yes po, Sir Malinaw po. At ayan. Inimbitahan ko sa araw na to si Ging. Kasi ang experience na to, dapat ma-credit sa kanya. Dahil siya yung mayroong problem ngayon. Ang hawak niya ngayon kasi ay 53 subpoena duces tecum. Ito ngayon, ikaklaruhin ko lang, medyo may nagpopokpok dito, may ginagawa sa bahay ko ngayon. Ito siguro yung magiging future setup ng BIR. Hindi na siguro, nanguhula ako kasi this is the first experience eh. Pag sinubpina, hindi na yung head office lang ang isusubpina. So yung buong branches. Isa-isa yung branches. So kailangan natin ngayon mapag-isipan kung paano natin ito makakayanan. Kumbaga, ito yung parating eh. Ito yung situation. Actually, ang test case, siging. Siging yung test case. Bago tayo magsimula, gusto ko muna ipakilala sa inyo si Ging, ha? Consultant yan, magaling na tax specialist. Pakilala mo nga yung sarili mo, Ging, konting background lang. Background? Ako si Ging, Blokadi. Dahil nag-start ako kay EPM ng 2013. Hindi ako CPA or accountant. I'm an industrial engineer by profession. I used to teach in the university before ako So ngayon, mahawa ka na ng maraming kliyente right now. May mga clients na buo ko, tsaka malaki yung client sa bako. Kala ko hindi mo sasabihin yung address. Hindi po. Hindi naman yung lang. Meron dito pa Metro Manila. Okay. So ngayon ang nangyari ngayon is mayroon kang actually nakakatuwa kasi kaya gusto ko sanang ma-share natin sa mas maraming Pilipino. Ito ay para nating community help na ito na yung susunod na mangyayari. So bago mangyari ito sa inyo, pakinggan niyo muna kami kung paano natin ito hahawakan. So, ikwento mo muna, ano ba ang nangyari? Umpisahan natin doon sa nangyari. Nakatanggap ng letter of authority ba yan? Actually, ang letter of authority nila na-receive nila noong 2019. Okay. Ang ELA is for taxable year 2018. Mm-hmm. And then, right on 2019, after na masubmit ng April, mga August, September yata, na-receive nila yung ELA. Mm-hmm. For taxable year 2018. Mm-hmm. Tapos, tumagal, wala namang pagkilos yung BIR. Pero yung company, nagsubmit naman daw sila ng mga documents na, ewan mo kung ano ni-require sa kanila nung RO, kasi kausap lang daw nila yung RO, pumayag naman. Binigay yata nila yung books of accounts at saka yung iba pang mga records. Pero yung mga SI, hindi pa yata. And then, since hindi sila kumikilos, hindi naman sumulat ang company sa BIR din, except meron lang daw silang na-receive. Meron silang pinareceive sa BIR na transmitter lang ng mga docs na sinubmit nila. Mm. Yun lang. And then, last week, naka-receive na sila ng SDP. Kaya, curious lang kami nung Thursday na nagpa- receive sila ng SDP kasi nagtataka ako bakit sobrang tagal ilang pages lang naman yung SDP. Mm. Kasi nung nagpapareceive ng SDP, tumawag agad sa akin yung GM. Mm. So meron daw BIR doon nagpapareceive ng SDP. Nagtaka naman ako, over the course ng usapan namin, sa oras na kami nagte-textan, hindi pa rin tapos magpa-receive. Bakit ang dami-dami daw pages? Mm. So, ilang copies ba yan? Bakit? Sabi, 14 sets daw. Bakit 14 sets? Sino bibigyan ng 14 sets na yan? Mm. So, ginawa para 14 sets yung SDP. Mm. Akala ko, several copies lang. Mm. Yung pala,
14 sets talaga ang ginawang SDT. And kasi ang ginawa pala nung una sa hindi na confused kami, ano ba to? And then until makita ko yung mga documents, and then nakita ko yung mga reference number ng SDT number dun sa upper right most corner ng ano ng SDT itself. Doon ko lang na realize, ang dami palang SDT yung ginawa, kasi ang ginawa pala nila, yung 53 branches, inivide sa 14 groups. Mm-hmm. 14 groups, including yung main office. So, ginawa nilang 14 groups yung mga branches. Merong, yung code nila, yung branch code na 001, hanggang 004, tapos 005 hanggang 008. Mm-hmm. So, nakakaano sila ng ginroup nila into 14 groups lahat-lahat ng branches. Mm-hmm. And then, yung documents, 19 documents lahat yung hinihingi. Actually, yung 19 documents na yun, hinihingi, the same documents hinihingi dun sa 53 branches. Okay. Tapos, ang ginawa dun sa 19 documents, kinabdivide pa into 5 groups. Mm-hmm. 19 documents, naging 5 groups pa yun. Mm-hmm. Okay. So, yung branches, 14 groups, tapos 5 groups yung documents, all in all, pag tinignan nyo yung reference number dun sa SDT nila, yung last digit, pag tinignan nyo, 1 hanggang 70. Or, so, lumalabas, 70. Hindi pala, pala 53. Se. 53 yung branches, sir, pero pag tinignan mo, bali 70. So, ano ang nakikita mong motibo dito sa nangyayaring ito? Bakit dinivide yung branches into groups at dinivide din yung mga hinihinging dokumento into groups? That is highly unusual. Meron silang maitim na ba? May maitim na plano. May maitim na gilagid. May maitim na binabalak. Oo. May maitim na binabalak. Hindi, kailangan, gusto ko sanang manggaling sa'yo. Anong nakikita mong setup dito? Kasi kung ikukumpara natin ito sa mga usual na nakikita natin, ako nakakita ko 30 documents ang inihingi, pero isang page lang ng Subpoena Duces Tecum. Yun nga sir, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ginawa. Oh, ako actually sa totoo rin, ako rin. Pare-pares tayo. So, i-share natin ito. Yung mga insights natin, i-share ngayon natin dito sa mga kaibigan natin. Tsaka itong mga kaibigan natin, pwede naman nating, pwede nyo naman buksan yung inyong mikropono dyan at sabihin nyo lang kay Guia kung gusto nyo mag-share. Willing naman kaming i-share din yung airtime sa inyo. So, tatanungin ko lang si Ma'am Ging. Ano kaya, bakit girenew po yung branches? Bakit isinama sa Subpoena yung branches? Ano kaya yung iniisip nila? Oh, hindi, 53 branches to, isama natin lahat. Ano kaya magiging benefits as far as the BIR is concerned, as far as people with pretending to be honest. Hindi lang sabihin natin. People pretending to be honest. Una, sir, ang tingin ko, natuto sila dun sa previous case natin. Okay, liwanagin muna natin. Ano ba yung previous case? Ganun din, dinimanda yung isang company, dinimanda rin nila for failure to obey subpoena, pero nanalo tayo dun. Kasi pinipilit ng BIR doon na partial submission is equivalent to non-submission. Oh. Pero ang sinabi ng prosecutor is partial submission is not equivalent to non-submission or failure to obey subpoena. Ang ganda, ang ganda. Oy, may natutunan tayo ngayon, Keging. So, mapapansin mo, dahil natalo na nakaraan, yun nga eh, nakita rin natin yun. So, kung dahil ipinagsama-sama nila lahat ng requirement nila sa isang page na Subpoena Duces Tecum, pag kinumply mo yung substantial dun sa Subpoena Duces Tecum na yun,
hindi ka makakasuhan ng kriminal. Yun yung sinasabi mo, King. Opo, sir. So ngayon, para makasu so ang nakikita ko ngayon sa analysis mo, magaling ka talaga mag-analyze. Eh teka muna, paliwanag lang natin. Ulitin nga natin. So ilang grinupo per branches? Yung 53 branches ginroup into 14 po, sir. Okay, tapos yung 19 documents ginroup into 5 groups. Doon tayo mag-concentrate ngayon. Yeah, 14 by 5, 70. Oo. So, doon tayo mag-concentrate sa documents na grinup. Diba? Highly questionable sa akin eh. Tsaka, ang comfortable, unusual, yung kanilang ginawa. Pwede naman nilang pagsamasamahin sa isang page, yung 14 documents. Eh, maliit lang yung pagsinulat eh. So, ang ginawa nila, ilang subpoena ngayon yung 14 yung ilan 19 documents, ilang subpoena lumabas yon? Bali 70 lahat po, 70. Hindi. Kung isang group lang, ilan lalabas na subpoena? Lima. Limang groups kasi sir yung 19 documents divided by 5. So maliwanag na ini-establish nila na merong unsubstantial na compliance. Kasi kung dinivide into 5 yung 19, isa lang o dalawa ron yung hindi mo masupply, eh definitely, 60-40% na yon nung documents na hindi mo na-comply. Yes po, sir. Kagaya nung isang group, ang nilagay lang nila doon sa SDP na yon, ang hinihingi ay loan documents, promissory note, lease contract. Okay. So kung wala naman silang promissory note, wala naman silang mga loan documents, wala naman silang loan sa banko, eh di lease agreement na lang natitira. Oo. May branches sila na hindi naman sila nakupa, so walang lease. So, in other words, masisiro sila doon sa isang SDP na yon. So, medyo mabigat ang laban. So, ang gagawin natin dyan, since 70 SDT yan, 70 answers yan. Kasi hindi mo naman pwedeng i-answer na isa lang eh, para sa 70. Hindi compliance yun. So, ang sagot dyan, 70 rin. Kasi ang sagot per papel. Yan, nakikinig kayong lahat. Hindi to pwedeng, actually ngayon, meron akong pinadala sa yung acknowledgement kung natanggap mo na. Opo, sa Google Drive. Sa Google Drive. So, kailangan i-acknowledge siyang 70. Kasi 70 letter din o compliance yung isasubmit dyan. Pero, sir, kung ititreat natin siya separate SDPs? Hindi, separate talaga. Kasi iba yung number. Iba yung number per SDT. Hindi naman pare-parehong 0001 eh. 70. So, hindi tayo pwedeng mag-presume na pare-pare, iisa lang siya. Ang sinusubpina branch, hindi sinusubpina yung ano, yung tawag nito, yung head office. So, 70 yan, ma'am. Sabihin mo lang kay kung sino mo nakakausapin mo. 70. So, ang moral lesson dito, gusto nila magkamali tayo. Maganda nga, nag-uusap tayo ngayon eh. Kasi ang strategy, ako nasa strategy ko, to tatapating kita. Ang strategy ko, isang sagot lang yan eh. Oo. Nung kinikwento mo na ngayon sa akin, papaano mo ginawa yung matrix mo, papaano mo sila inanalyze, hindi pwedeng yung 70, isa lang yung answer natin. Kasi dapat meron tayong compliance letter sa bawat isa. Kaya lang sir, ang magiging problema doon, merong SDT doon na wala tayong maisasubmit. Correct. Okay lang 'yon. Okay lang na wala tayong maisasubmit sa SDT. Ang sinasabi lang natin, kailangan tayong mag-reply per SDT. Okay. So ngayon, kailangan na nating i-set up ang mga reply dapat doon sa mga doon sa mga wala, ang tagal niyan. 70. Yes, sige Eric, tumagano ka, magsalita ka Eric. Di ba po ang lowa is only one number? Correct.
Bago po tayo magagawa ng maraming reply, kung ang gagawin natin is concerning in one law, and then at the other side, we will just imply in the answer, the law, the SPT of the brackets. Kasi, Eric, ipaliwanag ko lang. Yung question mo, di isa lang, tama na ka naman, isa lang yung LOA. Pero, na-overrule na ng SDT yung LOA eh. Yung LOA, yung SDT emanate from LOA. Eh, hindi na natin sinasagot yung LOA ngayon. Ang sinasagot natin, sumon, subpoena. Ano po kayo nakalagay doon sa SDT number? Is it different numbers? Correct. Iba yung last digits. Okay. Parang ang series ang ginawa nila. Correct. Parang official receipt, may series. Oh. So hindi talaga 'to pwedeng sa ayan, at least magkausap-usap tayo, ma-i-share natin 'to sa grupo. Ito ang kakaharapin natin in the future kung hindi natin magkakaroon ng isang kaisipan ng grupo. So ngayon, ang solusyon natin dito is alam naman natin yung ibang talagang tine-technical tayo nung BIR. Nakita ko na po sir, kasi may branch na walang maisa-submit eh. Eh kaya kung pwede tayong mag-submit on a saka ano pa eh, nabasa ko yung SDT ad testificandum eh. Opo. May nakasulat na ad testificandum. Ngayon, kailangan tayong gumawa ng board resolution. Sino ina-appoint? Hindi naman pupunta yung presidente tsaka yung chairman of the board dyan. Nak ng pitong kuba. Ano sasabihin nun? Ang makalagay sa letter yung pangalan ng president at tsaka yung treasurer at chief finance officer at tsaka ng general manager. Oh, kailangan natin ng board resolution dyan. Bibigay ko yung board resolution na ni-specify sino aatin. Kasi lulutuin yan. Dalawa raw silang aatin yung GM daw at saka yung sabi nila at saka yung accountant. O, edi gawan ng board resolution kasi hahanap, bakit i-technical yung presidente at saka yung chairman of the board. Ginawa rin po nila din sa previous na case. Gusto nila mangyari na yung president daw dapat present. Pero umanig naman yung prosecutor sa atin na hindi na kailangan yung presence ng president. Kaya nga daw nagkaroon ng board resolution. Oo nga. At saka ilalagay na ngayon natin yung nakasulat sa kasi gusto ko lang i-share sa inyo, pag inilagay nyo sa position nyo officer in charge, at lahat ng posisyon na naka-record doon sa section 253 letter D ng tax code, sigurado masasama kayo sa demanda. Sigurado yan. Ako, officer in charge ako, sinasama ako sa demanda. So ang pinag-uusapan natin dito at maganda yung recommendation ni Ma'am Ging is number one, unang-una, paano in-approach mo? Anong mong ginawa? I-share mo sa amin. Anong unang mong ginawa? Nakuha mo yung 70 pa lang. Hindi, kasi nung first day, ang nakuha ko lang, yung isa, akala ko, sabi ko, branch office lang naman pala kung hinihingi kasi puro branch code 000. Mm-hmm. Yung pala, hindi nga namin alam na 14 sets pala lahat yun, na tigilima na pages. Hindi namin alam. So, nung una, akala ko home office lang. So, then nakita ko, nung nakita ko lahat, and then chinek ko lang yung number ng SDP. So, ang nakita ko is that nakita kong difference is bawat page, iba yung last digit na may branch code at saka yung number 1, 2, 3, 4, 5 kasi limang group na yung mga documents. Hindi, nung nakuha mo na yung 70, ano yung ginawa mong sumunod na ginawa mo? Nakuha ko yung 70 kasi tawag sila ng tawag sa akin ilang araw na si Reno kang na-stress na. Na-stress na naman. Pero sinabihan ko na po kasi intact naman daw yung mga documents nila doon. Sabi ko yung accounting nila. Mm. Ang sabi ko sa kanya na
ang gagawin natin dito, pati transmittal, gagawa tayo 70 rin po na. Yun, tama. Documents. Mm. Kasi bawat isang SDT number dito, tapos ibabox nyo yung mga documents na nakalista dyan, isang SDT number, isang box sa dito sa kanila. Oo. Ang ganun yung gagawin. Di ba ang una mong ginawa, gumawa ka ng matrix? Opo, yung matrix na ano, chinek ko yung, isa-isa ko pa yung documents, pero in the end, yung 19 documents pa na yon required dun sa lahat ng branches. Yun. Walang pagkakaiba. Mm-hmm. So, kailangan nating matutunan, pag meron kayong hawak na ganyang kadaming SDT, ang una nyong gagawin, may matrix nyo. Para hindi kayo magkakaroon ng sabog na paghawak doon sa kaso. Yun lang naman yun. So, next na nire-recommenda ni Ging is, ano yung susunod na gagawin? Compliance, eh, compliance muna within the company. Anong gagawin? Kailangan i-acknowledge yung ano, i-acknowledge yung receipt natin ng ano, ng SDT. Mm-hmm. So, yun ang gagawin natin. And then, unti-unti prepare na yung yung mga documents kung ano yung meron at saka yung wala at saka yung meron, yung wala at saka yung hindi naman dapat. Okay. Like, hindi required ng batas na isang bit. Oo. So, ibubuod ko lang yung usapan natin ngayon. Salamat kay Ging. Ging, bago tayo matapos, gusto kong banggitin mo sa kanila kung ano number mo at saan ka pwedeng kontakin. Baka may nakikinig sa atin sa Facebook. Live tayo ngayon sa Facebook. At mamaya, ito ay nakapost na sa Facebook at saka sa YouTube. Baka merong maghahanap sa'yo. Anong number mo? Pwede po silang mag-message dun sa Facebook page ng Infinitus. Infinitus. Bookkeeping and Tax Consultancy. Mm-hmm. May FB page po. FB page and, ng Infinitus and? Bookkeeping and Tax Consultancy. Okay. And then, number mo, hindi mo nabibigay. Cellphone number ko is 0943-708-2002. Ayan. So, Ging, ako na yung magbubuod. Maraming salamat sa iyo at nagpapasalamat ako dito sa mga nandito ngayon. So, ayan po, yun yung actual experience, hindi ho yung gawa-gawa, ano ho. So maaring mangyari to sa inyo. Meron lang ho kayong dapat na alala, moral lesson, legal lesson, financial lesson na binigay sa atin si Ging. Number one is i-collate nyo yung inyong mga subpoena duces tecum, kung 70 yan, gumawa kayo ng matrix, number one. Number two is umpisahan nyo na gumawa ng acknowledgement. I-acknowledge nyo. 70 acknowledgement letters din yung gagawin nyo. Kasi 70 yun eh. And third is, i-box ninyo per subpoena duces tecum. Yun yung pinakamagandang sinabi. I-box ninyo yung kailangan per subpoena duces tecum. And of course, huwag nyo kakalimutan, gagawa ho kayo ng tinatawag naming letter compliance with BIR subpoena. Yun lang po. Ayan, nagtataas ng kamay si Anthony. So, pagbigyan natin si Anthony. Tony, meron ka bang sasabihin? Yes, ang question ko lang, sir. Sa ganitong kaso, ibibigay ba natin mga originals or mga photocopy? Okay. Ging, ikaw sana ang magandang sumagot dyan. Original o photocopy? Original po yung hinihingi nila. Original ba? Nakasulat ba saan? Hindi ko nabasa eh. Ano nakasulat? Wala naman po silang nakasulat, pero normally, nung nakaraang original thing. So, siging, ang tanong ni Anthony, susunod na magsasalita si Eric. Ang tinatanong is, sa grupo natin, ano i-recommenda mo? Ibigay yung original o ibigay yung photocopy? Kung kaya naman, kung natanggapin naman nila yung photocopy, hindi no problem kung photocopy. Kaya lang, ang problem kasi, yung mga nahawakan ko po, sir, na ano, talagang, so, yung manual sila na sobrang dami ng documents, hindi na makuha talaga na ano eh. Na, ipa sa Xerox. Yung photocopy, tsaka yung mga SI, gusto nila talaga original. Yung nasa booklet. Nasa booklet. Yung booklet mismo hinihingi.
Si so yun yun. So bigyan naman natin ng pagkakataon si Eric. Eric, ikaw naman ang magsalita. Colleague, no? At colleague experience ko, ang ginawa lang sa namin, we photocopy and then we mark certified true copy from the original document and then pinirmahan ng mismong authorized representative. And then we bring along with the original for authentication after submitted to the legal. So, yun yung isa. Maganda rin yung sinasabi ng ating kapatid na si Eric. Ito naman si Metro Steel Enterprises. Ma'am, si Elmer po. Si Elmer. Elmer. Sir, buksan mo yung mic mo. Share ko lang, sir. Okay. Yung kasi na, personally na, subpoena na din ako eh. Yung hinihingi nila is original. And pwede rin ilagay sa transmittal letter, di ba, na for every page na mawala nila ng BIR personnel, may multang 10,000. Tama. Para matakot sila na hawakan yung dokumento. Medyo... na, alam mo bang nakawa? Nakano tayo? Pwede ba yun, sir? Nakano tayo, Mer? Nakapodcast tayo. Ako, ganun ginawa ko eh. Oo. Para matakot sila hawakan yung dokumento namin. Ako. Kahit isang SI, hindi nila hawakan. Ako, sir. Nagano ako sa'yo. Inawagay-gay ko yung aking plug sa'yo, sir. Inawagay-gay ko yan. Kaya lang, kung tatanungin mo, tinatanong mo ako ngayon, depende kasi sa transaction. Kung ang volume eh kasi laki ng kwarto ng opisina mo, eh paano mo na nga namang i-Xerox 'yon? 'Di ba? Pero pwede nating gawin yung recommendation ni Bossing Elmer. Pwedeng-pwede yan ka taxpayer. Tapos pwede rin nating gawin yung sinasabi ni Eric o yung sinasabi ni Niging, bigay na lang natin original. Pero we have to identify them thoroughly. Yun lang yung pwedeng masabi ko sa inyo. So with that, kailangan natin ng isang matibay na letter na magpoprotekta sa inyo. Yun lang naman yun. So ayusin ninyo yung inyong records. Iba na ang labanan ngayon. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa inyo. May hawak akong dalawang kaso, tax evasion. Alam mo kung ano tinax evasion? Failure to supply correct information. Saan makukuha yung correct information? Sa subpoena duces tecum. Tapos pag yung subpoena duces tecum, ibibigay mo yung original. Eto, ano dyan si Roger, nanonood eh. Ha? So pag ibibigay mo yung original, ang mangyayari nito, hindi na isosole. Tapos yung original ang gagamitin sa inyo. Yan ang experience namin ni Roger. Okay? So, ako, sinasabi ko at sinasabi rin ni Eric, kung pwedeng hindi ibigay yung original, mga duplicates na lang, yung photocopy, mas maigi. At meron pa rin ganun, pwede pa rin i-incorporate yung sinasabi ni ka-taxpayer Ermer. Pwede i-incorporate yun. Kung ako tatanungin nyo, nire-recommend ako rin na i-incorporate nyo to protect yourself. Wala ka naman kasing, kahit ako sir, hindi kita mapoproteksyonan. Ikaw lang ang pwedeng magproteksyon sa sarili mo. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, kung wala nang magdadagdag, malaki yung naitulong ni Ma'am Ging. Maraming salamat sa iyo, Ging. Si Eric na nagbigay ng kanyang kuro-kuro din at kanyang experience. Ganon din kay Elmer. Maraming salamat. So, kung meron ho tayo uling ganitong pagpupulong, nakikita ko rito si Joyce. Siguro, mas maigi, ma-interview ko rin tong si Joyce tsaka si Mau. Meron kasi din sila kasing kakaibang experience na maraming tao ang matututo kung may share nila sa atin. Okay ba, Ma'am Joyce at Mau, kung susunod na pag-meeting natin, kayo naman ang mag-share ng inyong experience? Pleasure. It's our pleasure po. Sige. Tulungan natin ang Pilipino. Sa panahong ito, kailangan natin magtulung-tulungan. Sinasabi ko nga, we are all mental slaves.
At pati ako kasama ako doon. So kailangan nating makawala sa pagiging slaves. So with that, nagpapasalamat ako kay Guia. Andito rin si G at si Tony, yung inaanak ko. At yung anim pa, andito yung nakikita ko yung mukha ng anak ko, si M. Elson. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later! Salamat po. Salamat. Have a nice day po. Have a nice day. Bye-bye po. I can't conceal it.